Dante, ano-anong mga panibagong reklamo ito na isasampa laban kay Marcos? Magandang tanghali aga. Ayon kay Attorney Howard Calieja, abogado ng mga complainant, maaring ihahain nila ang motion for intervention o ito yung pagsang-ayon sa unang inihaing petisyon na kansilahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos o Petition for Disqualification. Posibleng isasampa nila sa Lunes o Martes ang reklamo na mula sa mga grupo ng mga taxpayer, businessman at martial law victims tulad ni bagong alyansang makabayan chairperson Carol Arroyo. Dagdag pa ni Calieja, naniniwala silang matibay ang reklamo ngayon kay Bongbong Marcos at guilty ang dating mambabatas sa paglabag sa tax code. Noong 1995, nahatulan ng Quezon City RTC si Marcos ng 4 counts kaugnay sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ito umano ay malinaw na kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali. At kasama sa parusa ay ang tuluyan siyang madiskwalipika sa pag-upo o i-appoint sa alinmang posisyon sa gobyerno. The case is centered on moral turpitude. Why is it centered on moral turpitude? Because we all know that in the years 82, 83, 84, and 85, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. did not file and did not pay taxes to the government of the Philippines. Aga, ayon pa kaya Calieja, nagkamali din umano ang Court of Appeals nang alisin nito ang parusang pagkakakulong kay Marcos sa kaugnay sa kanyang kasong tax evasion at penalty lamang ang ipinataw nito na pagbabayad no ng penalty. Umaasa si Calieja na gagawin ng COMELEC ang trabaho bilang independent body ng pamahalaan. Isa pa aga sa sinabi nito nga si Calieja ay hindi naman umano sila na mumulitika bagamat itong kanilang grupo ang isang bayan. Si Calieja ay isa sa convener ng isang bayan na nagsusulong sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. At ayon naman dito sa grupo ni Marcos sa isang pahayag kahapon, sinabi ng kanyang kampo na inaasahan na nga nila aga itong sunod-sunod na pang-atake sa kanilang kamp. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Dante, may inilabas namang pahayag ang COMELEC patungkol dito sa iba't ibang reklamo sa pag-file, dito sa kandidatura ni Marcos. Aga, batay dito sa mga inilabas na napahayag ni COMELEC Director at tagapagsalita ng komisyones si James Jimenez, nasa 6 na linggo pa aga bago nila madesisyonan itong disqualification o itong cancellation petition para makansela yung COC ni Marcos dahil may dadaan pa ito sa proseso kung saan iraraffle muna yung kaso kung saan mapupunta at bibigyan pa rin ng pagkakataon ang kampo ni Marcos na sagutin yung petisyon at magseset din ang komisyon ng pre-conference doon sa kaso at kasunod niyan ay inaasahan na ang paglalabas ng resolution sa kaso. So batay doon sa timeline na sinabi ni Jimenez, nasa 6 na linggo pa aga ang maaaring mailabas ang desisyon sa pag-desisyon sa isang cancellation case. Aga. At sa pangkalahatan, Dante, kailan ba inaasahan natin na maglalabas ang COMELEC ng opisyal na mga talagang pinayagang tumakbo dito sa mga posisyon sa national election at sino yung idideklara na nuisance? Kailan yung official list ilalabas, Dante? Yes, aga, batay sa ating nakuhang impormasyon, ilalabas siya ng Commission on Elections, batay na rin doon sa kanilang calendar of activities ay sa buwan ng Disyembre. Okay, maraming salamat, Dante Amento.